hello mga momshi! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video po is SS. Is gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko about sa paano ko na-open yung aking cervix, ano yung mga ginawa ko, ano yung mga tinake ko na gamot, or kung ano yung mga kinain ko, ganun. So, kung interesado po kayo doon, please keep on watching! Mga mamshi, gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi po ako doktor, hindi rin ako midwife, bali gusto ko lang i-share ang aking experience about doon sa kung paano ko nga na-open yung cervix ko, paano ako nanganak ng madali. Dahil 2 hours lang po yung labor ko, talagang ang bilis-bilis ko lang talagang nanganak nung kay baby ko, kay baby Calix, and hindi na talaga ako umili ng bongga mga mamshi. Talagang sumabay na lang ako sa ire ng katawan ko, and ayun, dire-diretso na yung labas niya, as in ang bilis ko lang po talagang nanganak. And gusto ko lang i-share sa inyo ngayon yung mga experience ko nga, yung mga ginawa ko noon. Chika-chikahan muna tayo. Nung ano kasi, di ba, nung 36 weeks ako, 36 weeks po ako noon, nagpa-prenatal check-up ako noon. Tapos inaiina ako noon, inaiina ako ni Doc. And ano pa ako noon mga mamshi, close cervix pa po ako. Bali sarado pa yung cervix ko noon. Tapos nung 37 weeks na ako kasi gusto ko nang manganak noon eh, ng mga 37 weeks kasi pwede namang manganak ng 37 weeks. Pero yung full term po talaga is 38 weeks. 38 weeks pataas, yun talaga yung full term. Yung 37 weeks is considered pa rin yun na premature pa si baby. Pero yung sa panganay ko kasi is ano, pinanganak ko siya noon is 37 weeks and mga 5 days. Ganun, magka 38 na rin siya nung pinanganak ko. Pero ito, si baby Calix ko, si baby number 2 is pinanganak ko siya 38 weeks and 5 days. 37 weeks mga mamshi, bumalik ulit ako, nagpa-check up ulit ako, and inai-i ulit ako ni Doc, and sarado pa din yung aking cervix. So close pa din, kaya medyo kabado na ako noon kasi ano na yun eh, 37 weeks and 5 days na yata mag-ano na yun. Ina-update ko rin yun sa mga vlog ko mga mamshi, and ano, medyo kabado na nga ako noon, kaya ang ginawa ko noon mga mamshi is talagang nagtagtag talaga ako ng walking, nag-squat din ako, and akyat baba ako sa hagdan mga mamshi. So yun yung lagi kong ginagawa every day, sa umaga, sa tanghali, and sa hapon. So yung pahinga ko lang talaga is gabi. Pero kapag example, naglakad ako ng 1 oras, magkapahinga rin naman ako mga mamshi. Pag hindi na po kaya ng katawan ko, ay talagang nagpapahinga din talaga ako. Nire-relax ko din talaga yung mga muscle ko, talagang nag-relax din ako. And yun nga, kapag feeling kong pagod na ako, kailangan din naman nating mag-relax. So nag-relax din talaga ako. And kapag nagpapahinga ako, doon na po humihilab-hilab yung tiyan ko. So nakakaramdam na po ako ng paghilab ng tiyan. Mga ano eh, sa isang araw, mga 4 na beses, 5 beses. So ano pa yun, hindi pa yun sign of labor. Kasi ano pa lang yun eh, hindi pa naman every 5 minutes. Pero kapag yung hilab nyo mga mamshi, kapag nakaramdam na kayo ng hilab na every 5 minutes, humihilab na. So yun na talaga yung sign of labor. Pero yung sa akin kasi noon sa isang araw, mga 4 na beses lang, mga 5 beses. Kaya hindi ko pa siya masyadong inaano talaga na labor talaga. So talagang nag-continue lang ako ng walking no. And nung ano nga pala mga mamshi, nung 37 weeks na ako, diba, inaii ako ni Doc. Close cervix pa rin, sarado pa din. So binigyan ako ni Doc ng evening primrose oil. Ayan, yan yung nireseta niya sa akin, and binili ko yan. And advice niya sa akin is maglalagay ako ng 2 capsule sa pempem ko. Ipapasok ko siya sa loob ng pempem ko. So yun yung ginawa ko. Pero kasi minsan mahirap siyang ipasok, lalo na kapag tuyo yung pempem mo, tuyo din yung capsule. So yung ginagawa ko, binabasa ko muna siya ng tubig, sinasawsaw ko sa tubig yung capsule, and then ipapasok ko siya agad sa pempem ko para madulas. So pinapasok ko po 2 capsule sa umaga, sa tanghali, tsaka sa gabi. 3 times a day ko siya pinapasok sa pempem ko. Advice lang naman sa akin ni Doc noon is ipasok sa pempem ko. Pero
Ang ginawa ko kasi nun mga mamshi, sinasabayan ko ng inom. Umiinom ako ng isang capsule sa umaga, isang capsule sa tanghali, tsaka sa gabi. Umiinom ako ng lagi isang capsule, tapos naglalagay din ako ng dalawang capsule sa pempe ko. So yun lang yung ginagawa ko nun, nung nireseta yun sa akin ni Doc. And hindi ko lang sure mga mamshi kung makakabili kayo niyan ng walang reseta. Mas better po na i-ano nyo yan sa mga doktor nyo. I-request nyo na kung pwede ba kayo gumamit ng evening primrose oil. Kung pwede naman mga mamshi, kung healthy naman yung pagbubuntis nyo, kung wala namang problema sa pagbubuntis nyo, eh iaano naman yan sa inyo ni Doc, eh na papayag naman sila na pwede kayong gumamit nun. Kung talagang gusto nyo ng talagang manganak ng ganitong week, talagang pinupush nyo ng manganak ng 38 weeks, ganon. Mas maganda mga mamshi, 38 weeks kayo manganak kasi talagang full term na yun si baby. So sa akin kasi mga mamshi, nag-start talaga akong magtagtag ng lakad is 37 weeks. Eh, naglagay na rin ako ng primrose oil noon. 37 weeks na rin yun eh. Magka-38 weeks na rin naman. Tapos, sinabayan ko mga mamshi ng pineapple. Kumakain ako ng pineapple na parutas. Kasi yun yung sabi-sabi nila, diba? Pang paano daw yun ng cervix. Makakatulong din siya mag-open ng cervix. And yun, kumakain ako ng pineapple. Kapag merienda, ganun. Pag mag-merienda lang or after kumain. And umiinom din po ako ng pineapple juice. Ayan. Yan yung lagi kong iniinom mga mamshi pagkatapos mag-lunch, sa merienda sa hapon, tsaka pagkatapos mag-dinner. Yung Del Monte na fiber. Del Monte na fiber, yung may high fiber. Kasi nakatulong din sa akin yan mga mamshi na lumambot yung pupo ko. And yun, nung 37 weeks yung chan ko mga mamshi, yung ginawa ko lang talaga is walking, nag-squat ako. Pero hindi masyado eh. Diba na vlog ko, naininto ko nga yung pag-i-squat. Kasi tumasakit yung almoranas ko, yung sa bandang ko eh. Tapos, ano lang talaga mga mamshi, ang ginagawa ko yun, maghapon ako naglalakad sa mall, akit baba ako ng hagdanan. Talagang sipag lang mga mamshi, kasi kung lagi tayong nakahiga, tapos hindi tayo masyadong kumikilos-kilos talaga, eh talagang mahatagalan yung labor, talagang matagal yung labor niyan mga mamshi, kasi sa akin, nag-labor po ako 2 oras lang. Wow! Tapos yun, nanganak na ako ng bongga. Wala akong kahirap-hirap manganak dito. And feeling ko, nakatulong talaga mga mamshi yung talagang tagtag ng lakad mga mamshi. Yung talagang, alam niyo yung maghapon kayo naglalakad, naglalakad kayo sa umaga, ganyan. Talagang sipag lang kung kaya ng katawan nyo ha. Kasi sa akin, pinapakiramdaman ko yung katawan ko noon na kapag pagod na ako, ayun, upo ako sandali, pahinga muna, and then kapag hindi na ako pagod, lakad na naman ako. Ganun lang yung ginagawa ko. Tapos sinabayan ko nga nung evening primrose oil. Saka kumain ako ng pineapple pinya. And ano nun, umiinom ako na ng pineapple juice nung 37 weeks na ako. Pero yung chucky, hindi ko kasi alam kung totoo yung chucky. Hindi ako uminom ng chucky nun mga mamshi kasi hindi ako mahilig sa matamis. Kaya hindi ako uminom ng chucky nun. And nung pala mga mamshi, nung 38 weeks na yung chan ko, mga 38 weeks and 3 days yata, bumalik na ako kay Doc nun. Tapos inaiina ulit ako ni Doc. And yun nga, open cervix na ako, and 3 cm pa lang. 3 cm pa lang naman, pero at least naka-open na yung cervix ko. So, in-advise sa akin ni Doc kasi nga hinahabol din namin yung expiration ng swab test. Total 38 weeks and 3 days na yata ako, pwede na akong manganak anytime. Yun na lang yung aantayin, yung paglabas na lang talaga ni baby. And in-advise na sa akin ni Doc noon na 4 na capsule na yung ilalagay kong primrose oil sa pempem ko. So ginawa ko yun noong araw na yun. And then pagkagabi mga mamshi, mahutulog na kami noon. Tapos yun, yung sakit ng paghilab ng tiyan ko is iba na. Yung parang sobrang sakit na talaga. Biglaan talaga yun mga mamshi, biglang sumakit yung hilab na matagal. Hindi katulad ng mga normal na hilab pa. Hindi na eh. Iba na yung sakit ng hilab nung sa akin nun. And then pagtayo ko, ayun, may tubig na talagang lumabas na parang transparent, na parang malapot. So yun na talaga yung sign of labor. Kaya tumakbo na agad kami sa hospital. And then pagdating namin ng hospital, pag-IE sa akin is 3 cm pa din ako nun mga mamshi nung pagkagabi na yon. 3 cm pa din ako nun. And then, mga after 2 hours, yun nga, nag-labor na nga ako, every 2 minutes talaga, panay-hilab na. Minsan nga, wala pang 2 minutes talaga, humihilab na, and super sakit, mga mamshi, nakakabaliw yung sakit. Pero, kailangan nyo lang talagang lakasan yung loob nyo. Kapag humihilab na yung chan nyo, ano lang talaga, mga mamshi,
i-ready mo yung katawan mo, mag-inhale, exhale ka, huwag kang matataranta ha, huwag kang matataranta, huwag kang matatakot, kasi kapag sinabahan mo ng takot yun, tuwing humihila, mahataranta ka eh, baka mahirapan kang umire, baka yung ending mo niyan, CS ka. So, ang sikreto lang din mga mamsi dyan is lakasan mo lang yung loob mo. Dapat ready ka na sa sakit na mararamdaman mo. So, laban lang mga mamsi. So, ayun na nga, diba, nung pag-IE sa akin, after mga 1 hour yata, inaiiyak ko. Kasi dumating kami ng hospital mga mamsi is 10 p.m. Tapos, medyo hindi pa masyadong humihilab-hilab yung tiyan ko noon. Pero pagka 11 na, 11 to 12 na, ayun, ang sakit na talaga ng ano ko, nung paghilab ng tiyan ko noon. Tapos, pag-akyat nga sa akin sa labor room, inaiina nga ako, 8 cm. And then, after mga 10 minutes yata, or 15 minutes, ayun, lumabas na si baby. Talagang sumigaw na lang ako sa mga nurse doon na, "Dok, lumabas na yung ulo." Ganun. Hindi ako makaget over dun mga momshi kasi nga grabe. Hindi talaga expected yung paglabas ni baby noon. Hindi expected. Talagang hindi ready yung mga nurse, yung midwife, yung doktor ko. Talagang hindi prepare kasi nga akala nila nagli-labor pa lang ako. Hindi expect na super bilis bumaba ng ulo ni baby. And yun nga, diba? Kaya hindi ako makaget over kasi sa panganay, hirap na hirap akong umiri nun eh. Pero sa kanya, walang kahirap-hirap, no? Hindi mo ko pinahirapan, no? Bait-bait ikaw, no? So, yun lang naman yung ginawa ko mga mamshi. And talagang kailangan i-prepare nyo yung body nyo. Makiramdaman nyo yung katawan nyo. Huwag naman kayo yung magpagod na magpagod. Kapag feeling nyo pagod kayo, pahinga kayo mga mamshi. And kapag, example, nag-labor na kayo, tapos humihilab yung tiyan nyo, eh, 3 cm pa lang kayo, huwag muna kayong iiri mga mamshi, pigilan yung umiri. Kasi po, pag iiri mga mamshi, dapat mga nasa 9 cm ka na and 10 cm. Kapag sinabi na ng midwife or ng doktor nyo na, ayan, pwede ka nang umiri, doon ka palang iiri mga mamshi. Pero kapag hindi pa, kapag wala pa silang sinasabi na iiri ka, tapos humihilab na yung tiyan mo, huwag kang umiri, dapat inhale, exhale ka lang. Kasi po, baka mamaya panay-iri-iri ka, pero yung ulo ni baby nasa malayo pa, mga 3 cm pa lang. Ang mahirap niyan, baka maunang lumabas yung mattress nyo. Kaya dapat, huwag muna kayo umiri mga mamshi hanggat walang sinasabi yung mga doktor nyo. Kasi ako noon, kahit 8 cm na ako, hindi talaga ako umiiri mga mamshi, pinipigilan ko, inhale, exhale lang ako. Pero, talaga yung katawan ko na talaga yung pusang nagpa-iri talaga sa akin. Eh, kasi ngayon pala, nasabungad na yung ulo ni baby no, nakakapako na yun eh. Kasi kinakapako yung pet ko mga mamshi, kasi akala ko yung lumalabas is almoranas. Akala ko talaga almoranas yung matigas, yun pala, ulo na pala yun ni baby. Kaya todo, pigil-pigil pa ako ng iri nun. Yun pala, lalabas na pala yung ulo ni baby. Kaya talaga napasabay na lang ako sa pag-iri ng katawan ko nun. And sana kayo din mga mamshi, hindi kayo mahirapan mag-labor, hindi kayo mahirapan manganak. Kasi po mahirap pag yung labor mo mahaba. Ang sakit kaya nun mga mamshi, buti na lang sa akin 2 oras lang. Yung sa panganay ko naman, mga 4 oras ako nag-labor na sa panganay ko. So, sa kanya, 2 oras. So, yun lang ginawa ko talaga. Ano lang, tsaga-tsaga lang talaga mga mamshi. And kung hindi nyo pa napapanood yung mga iba kong vlog sa pregnancy journey ko, pwede nyo panoorin dito sa channel ko. And kung may mga katanungan pa po kayo about sa pregnancy journey ko noon, sa Mami Lifestyle ko ngayon, pwede nyo akong i-message sa Facebook ko and sa Instagram. And bago kayo umalis mga mamshi, please click the subscribe button para updated pa kayo sa mga iba kong video. No, bye-bye muna tayo sa mga mamshi. Bye-bye na mga mamshi. Tulog siya. And thank you for watching mga mamshi. And see you next time po.